Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Yan po. At bali ngayon po si Kuya Edwin ay nandito po sa isang evacuation center ng mga nasalanta po ng bagyo, bagyong Paing, dito po sa May Malbar. Puntahan po natin dito sina Ate Vilma. Ayan. Samahan niyo po si Kuya Edwin. Ay, ito pala ang kanilang evacuation center. School po ito, school. Ang ito ay bagong barangay. Bagong barangay? Barangay yun. Oo. Nandito pa sila lahat. Dami pa oh. Ilang pamilya pa po nandito? Apat po. Apat? Evacuation center. Siya po si na Ate Vilma, yung pong ating tinulungan doon sa kanilang pong bahay na nadala po ng baha, yung kasagsagi ng bagyong Paing. Si Ate Vilma po ay kinaon ko pa sa school ng elementary. Siya po pala ay graduation doon, no? Siya ang tagapagbantay. Opo, para meron po siyang konting kitain at magastos sa kanilang pamilya. Ayun po pala, ako po may pakikinala sa inyo. Yung pong ating nakakaharap, nakasama po na Ate Vilma, hindi po pala yun ang kanyang asawa. Yun po pala ay kapatid niya, si Kuya Mario. Na. Yun. Naalaman ko po kanina lang, kaya sabi ko po ang ating puntahan yung pong itong asawa po nila. Yung pong si Kuya Mario kapatid po pala, pasensya na po kayo. Ano po, sana po maintindihan nyo po. Ay, ang asawa po ni Ate Vilma ay... Ari po. Siya po. Ari po ay nabangga na tapos na stroke po. Na-stroke? Hindi kinaayap sa rilo. Ari po yung pagka may tao po ay naayap. Ayaw po nyo makikita ng ibang tao na siya nagnakan ng kalagayan. Siya po yung muntik na madala ng baha. Oo, okay. Ayun. Siya po yung muntik na po palang madala ng baha. Si ate, si kuya, ano po? Sirelo po. Sirelo? Naayak ni tatay. Ari po yung hinagip po ng aking manunggang muntik na po siya madala ng baha. Katatapos lang yung ari kumain kami ng rescue sabi na ako ng anak ko, ako ay nakapag-rescue pero yung aking pamilya ay hindi ko natanggalan. Yung sabi ang inaano ko kahit ako paano nakaligtas naman ang sagado yung pamilya ay nakaligtas kahit ako hindi naka-rescue sa kanila. Naiyak pa rin dati pag kami nakikita. Ayaw ko kasi yung nakikita. Na ganyan po sa sitwasyon. Sabi ko yan, pag hindi po inaalala namin, siya po hindi makakapaglakasang masay. At gagabay po din niya sa kanyang makahawakan. Yung po yung ano po sa kahit na? Na bangga na po to, tapos na stroke. Bangga. Tapos na stroke. Ayaw niya magpakita sa tao? Ayaw. Ayaw po niya dahil makikita po siya sa probinsya, sa isla. Binangunan niya tanim. At taga-Bengan, binangunan po o bubong. Na ayaw po si tatay, ano? Ayaw po niya makita na kanyang mga kapatid niya at na kanyang kalaganyan. Paano po ngayon ay makikita na po siya sa buong mundo? Ay di,
aanin po siya ng mga pinsan po niya doon sa... Sa okay lang po yung tatay na makita po kayo na ganyan po ang inyong sitwasyon. Para po kayo po ay matulungan din po ng inyong mga kapatid. Kung may kapatid, kung may kapatid pa po. Ayun, makikita po kayo dito sa video sa buong mundo. Hindi lang po kapatid yung makakakita sa inyo. Buong mundo po. O, malin niyo po, kayo po ay tulungan. Ano po? O, gusto niyo lang umuwi sa inyong probinsya. Gaya si tatay yun. Kahit po kami nandun pa sa anak, hindi pa kami nadataan ng bagyong yung ganyan. Basta po pag may tumating po sa amin na kamag-anak niya, ganyan na po siya. Ayaw niya makita na ganyan na kanyang kalaban. Ay, hindi po nakapagsalita si tatay. Ang paano po kasi, ang dila niya nung matangga ay na biak. Ah, na biak? Oo, kaya po kanyang ano, hindi masyado na maayos yung pag-sasalita. Oo. Ayun po, naiyak po si tatay. Ayaw po niya siya makikita. Opo, paano po ngayon? Makikita na kayo tatay sa buong mundo. Pati mga kapatid niyo po, makikita kayo. Maganda po ang ganun tatay na makita po niya ang sitwasyon po niyo. Ano po, para magsama-sama po kami magtulong-tulong po sa inyo po. Eh, siyari po, may nagpahit-pahit po sa inyo ng blessing. Ayan po. Ang nagpahatid po ng blessing po sa inyo, yung pong taga US. Salamat po. Opo, na grupo po sila ng S-O-U-L, Soul. At saka po grupo po ng S-O-F-A-S. Yan po. Salamat po ng marami po sa inyo, kapatid ka po. O, yun po ba? Yan po ating po nilinawin. Ayan po yung kapatid ka po, si Kuya Mario po yun. Ay, hindi ko po agad natanong. Opo, si Kuya Mario po ay kapatid po ni ate. Na ang totoo pong asawa ni ate, nalihitim mong asawa po ni ate, na hinahanap po ni Kuya Edwin pong nadala ng baha, ay si tatay? Si Rilo po. Si Rilo. Yun po pala. O, yun. Tirado, si Rilo. Yun po si tatay si Rilo. Na taga? Binangonan. Rizal. Yan po. O, ngayon po, pasensya na po kayo kung kasi si... Kasi po, nangyay po na patay siya. Opo, kung napagkamalan po natin si tatay Mario na siya po ang asawa ni nanay. Kaya agad-agad po na hinanap po agad yung po asawa po ni nanay. Ayan, nagpadala po sila ng 2,611.5. Tama nito. 1, 2, 2, 5, 2, 6, 12 pesos. Salamat po ng marami. Tanto po yung asawa ko. Huwag na kayo tatay umiyak. Naiyak po si tatay, iyak po ng iyak. Na may awa po ang Diyos, tutulungan po kayo ng ating Panginoon. Nakasama po doon natin ang ating mga sponsor at saka po si Kuya Edwin. Opo. At tatay, hindi lang po tayo ngayon magpapangita. Ngayon po kayo natagpoong kunat. Yan. Eh, huwag po kayo mahihiya tatay at siguro nadadama ni tatay. Ano? Ayaw nga ako na siya eh. Siya inaabag sa kanyang sarili. Naiyak si tatay ko. Parang dami na si tatay ko. Ano po kay tatay? May lip na ang sipi.
mahigit pa yun, makakompute. Ang kailangan na yung bakit po? Anong puno yan sa birth certificate? Pagkawa po ang birth certificate niya, ay makaayos na naman daw po. Nakakuha ko ng birth certificate niya, ayos. Sarang yung pangalawa, ay bakit po ganun? Para kaya ano pa ho namin, ipapaklasintan namin dun sa binangunan para sa kapunayan na siya tagaroon. Dahil noon po yung kami ng City Hall ay nasunog. Kaya po, ginagawa ko ng paraan. Tinawa ko naman sa mga kapatid. Wala naman yung pera mga kapatid. Wala naman yung pamilya rin po yun. Yun po kayo magduha ko kasi lalapit ko sa PS. Sa PWD at saka sa senior. Hindi po kami na ano, hindi kami nakauwi. Walang wala rin naman yung kami. At may ano pang kanyang bagyo, pinakatid pa kami sa kanyang kanyang. At mo din nabitin nagtas lahat ng buong compound po namin. Ito sa kanyang pumuhuwi, may pagpuhuwi kayo. Halimbawa, bibisipin si tatay. Pwede ho, kaya lang hindi pa siya, hindi naman siya pwede maglakad ng malayo pa, parang siyang lantang gulay pag siya nakakalayo na. Kailangan po niyan itatae wheelchair. Ayun, ate, hawa po Panginoon, baka po may magbigay po sa atin ng wheelchair. Opo, para po kay tatay. Para po sa ikakaalwan po ni tatay. Yun, dahil si tatay nga po, inaayak-naayak daw pagka po siya ipinupuntahan dito yung mga tao. Opo. At tatay, may tatanong ako sa iyo, tatay. Halimbawa, tatay, gusto mong dumalo sa iyong pamilya, sa iyong sampuya? Ano nga pa yun? Isla po yun pa. Ano po yun? Visayas? Luzon, Visayas, o Mindanao? Saan po nasasakop siya? Luzon? Luzon pa rin po? Malapit lang Luzon. Ah, malapit po ng Luzon. Ano po yun? Sakop pa rin ng Luzon? Luzon pa rin. Yun po pala tatay, Luzon. Hindi po nag-aeroplano pa kung saan po. Ano lang po ang kanilang bangka? Ah, bangka? Parang parke siya ng mga Mindoro, gano'n? Hindi po. Hindi. Ano po siya? Hindi po. Papakot ang kalamba. Ah, Maynila? Maynila. Maynila. Tatay, gusto mo bumisita sa iyong ano, pamilya? Oo. Oh, gusto daw. O yung gusto daw po. Nagigang-nagyang. Huwag kang pamilya. Kaya nga, kasi pa mag-ilang. Awalin po namin, Owen, yung mamatay po yung kanyang ano, tatay. Pwede pwede tayo magkila ng bar, ano? Pagkagusto ni tatay. Yun po, sige po. At may awa po ang Panginoon, tatay. Magkikita-kita po kayo ngayon yung pamilya. Ano po? Huwag na po kayo umiyak, tatay. Pati ako napapayak sa inyo eh. Kaya nga po, ang ginagawa namin. Nilalok sa mga nangyayosos para nakatingin siya sa malayo na dinisip kung bakit papangat siya nangyayosos niya kung paano ko ulit siya makakalakay ng isa kung paano makakatuloy ulit siya sa akin sa aming pamilya. Ako mas lalo na ako nahihirapan dahil pag ako nagtatrabaho, ang isip ko, nasa kanila. Hindi ko katulad ng nakakaraon na kami ay tulong-tulong ng mag-asawa, pati mga anak ko, na kami ay masaya at nakakapamasyal tayo papaano. Ngayon naman, no, hindi ko namin maiwanan. Kahit kung may mag-imbit ka sa akin, hindi naman ako makalas at kawawa na rin. Siya, tatay, madadala mo na yung pamilya. Ano? Ilan taon na pong hindi nadadala ni tatay? Hindi ko na mag-imbit kasi nung huli po mga namin punta doon nung mamatay ang aking biyan ng lalaki. Yung laan po, hindi na po kami ang More than 10 years? Sila ko kami nakakaandalo doon. Kahit po sa mga pinsan niya, kahit pumunta ako na sa kanila, hindi kami makalas. Wala na kalahari ko. Ayun po, ako po na si Kuya Edwin ng Alay Brothers.
na isang charity vlogger po ay lumulugod po sa inyo at para po madala po natin si tatay o makumusta po niya ang kanyang mga pamilya dahil si tatay po pala ay dayo lamang po dito sa Lipa. Ayun po. More than 10 years na po niya hindi nakakapiling ang kanyang mga pamilya at mga kapatid. Ayun po. Si tatay po ay may karamdaman po ngayon na nabangga po. Tapos po nabiyak yung dingda kaya hindi po makapagsalita si tatay ng ayos. Tapos po ay na-stroke pa po. Yun po. Kaya pag nakikita po ni tatay na may tao na lumalapit po sa kanya, umiiyak po si tatay. Ayun po. Ayan mo tatay, may awa ang Diyos. Yun po ay makakapiling niyo po inyong pamilya. Sasama po inyong mga anak. Ano po? Yun po. At lagi po tayo mag-pray. Ayun po. At muli po ako po bumabati po sa inyo ng magandang araw po sa inyong pong lahat. At God bless po sa inyo pong lahat. Maraming pong salamat sa ating mga OFW sponsor. Thank you very much po. Bye po. Bye-bye. Bye-bye na si Rilo.